Ako po si Maurilio Tubong Secure. Nais ko rin po sanang magbahagi ng kwento. At sana po ay mabigyang daan din ang kwentong ito at maiere sa inyong pagtatanghal. Nangyari ang kwentong ito ilang taon na rin ang nakalilipas. At ang kwentong ito ay may kaugnay sa naging buhay ng tiyuhin ko na tawagin natin sa pangalang Isinte. Ang kwentong tungkol sa pagkatao ni Isinte ay masasabing komplikado dahil sa may pagkamasalimuot din ang dinanas ng kanyang buhay. Sisimulan ko pong ibahagi ang naging talambuhay ni Isinte noong siya ay 21 anyos pa lamang. Ayon sa lula ko na ina ni Isinte, natawagin na lang natin sa pangalang Gloria. Si Isinte umano ay nag-iisa niyang anak na lalaki. Para po sa kaalaman ng lahat, si Isinte po ay nakakatandang kapatid ni nanay at si Isinte ang panganay sa lahat ng magkakapatid. Bali lima po silang magkakapatid at bunso ang nanay ko. Isang masipag, mabait at responsable sa lahat ng magkakapatid itong si Isinte. Simula nang mamatay ang kanyang amahin, si Isinte na ang naging katuwang ni Lula Gloria sa araw-araw sa mga gawain sa bukid, gaya na lamang ng pagtatanim ng mga gulay at pagbebenta sa bayan upang mayroon silang pambiling bigas na siyang konsumong pagkain nila sa araw-araw. Ayon pa kay Lula Gloria, madiskarte din itong si Isinte sa paghahagilap ng maiuulam gaya na lamang ng pangunguha at paghahanap nito ng labong sa bawat puno ng kawayanan. Ayon pa kay Lula Gloria, lahat na yata ng kawayan sa kanilang puok ay sinuot na ni Isinte upang kunan ng labong. Bukod sa panlalabong nito, kadalasang ginagawa nito ay ang mamingwit at gumawa ng kisiw o silok sa kabundukan. Isang araw, may pangyayaring umuwi si Isinte sa kanila at galing ito sa bukid dahil bumisita ito sa ginawa niyang kisiw o silok. Tuwang-tuwa ang mag-anak nang makita nila si Isinteng mayroon itong huling napakalaking bayawak. Bukod sa bayawak, may iilan din itong inuwing bunga ng langka at labong. Habang abala si Isinte noon sa pagbabalat ng langka, nagulat na lang ito dahil bigla na lamang siyang kinagat ng bayawak sa paa. At nang paglingon niya, nakita niya si nanay na may hawak itong kahoy at kanya itong dinuduldul sa bayawak. Kaya pala nagpumiglas ang bayawak at nagpunta kay Isinte. Dahilan upang makagat siya nito. Lingid naman sa kaalaman ni Isinte na patay na ang bayawak na iyon. Dahil sa minsan na niya itong pinatay bago niya ilagay sa sako at inuwi sa kanilang bahay. Ganun pa man sa puntong iyon, nagulat nga na lamang siya dahil buhay pa pala ang bayawak na ito. Matapos itong sungkit-sungkitin at duldulin ni nanay ng sangang kahoy. Samantala, nagtamo naman ng sugat si Isinte mula sa pagkakagat sa kanya ng bayawak. At talagang dumugo pa ang paa nito. Minsan pang ang inutos ni Lula kay Isinte noon na ang sugat niya ay hugasang mabuti bago lagyan ng batong ahas upang mabilis umanong maalis ang kamandag nito. Ganon pa man, inalima nga ni Isinte ang utos ng kanyang ina. Subalit nang maluto na ang bayawak at kumakain na sila noong pananghaliang iyon, bigla na lamang dumaing si Isinte
at sinabing matindi umano ang sakit ng kanyang ulo. Bahagya itong napayuko sa lamesa. Dagdag niya, kumikirot umano ang sugat niya kung saan kinagat ng bayawak. At nang masagi ni Lula Gloria ang balat ni Isente, napaso ito sa matinding init na noong mga sandaling iyon. Inaapoy na pala si Isente ng matinding lagnat. Dahilan upang mapatakbo naman ang isa pang kapatid nito sa tindahan upang bumili ng gamot. Ganun pa man, lumipas na ang dalawang araw ay mas lalo pang naging malala ang kalagayan ni Isente. Bukod sa hindi gumaling ang lagnat nito, nakakaranas na rin ito ng pananakit ng kanyang buong katawan na noong mga panahong iyon hindi nila maitakbo-takbo sa ospital si Isente dahil sa wala silang sapat na perang pangbayad sa ospital. At siguradong pauuwiin lang sila kung sakaling magtungo sila sa ospital na ito. Alam naman natin kung paano ang patakaran sa ospital. Kung wala kang pera, wala kang karapatang gamutin ng doktor. Walang pera, walang serbisyo. Na ang nagsisilbing tagasagip sana ng buhay ng mga mamamayan ay napapasawalang kwenta dahil ang ospital ay para lamang sa mga taong may pera. Pero paano naman ang mga kababayan nating hikahos sa buhay? Wala na ba talaga silang bahagi, upuang o karapatang gamutin? Kaya minsan, matapos gumaling ni Isente sa sakit, matapos siyang gamutin ng albularyo sa kanilang lugar, pag naririnig niya ang katagang ospital, sinasabi nitong ang ospital umano ay walang kakwenta-kwentang tagapaglingkod ng mamamayan. Basura ang tingin niya sa ospital. Samantala, makalipas pa ang ilan pang mga araw at linggo na parang napansin na lamang ng mag-anak na tila parang unti-unting nagbabago ang ugali at asal ni Isente matapos nitong gumaling sa kanyang sakit. At kadalasan mabilis uminit ang ulo nito. Halimbawa na lang minsan nang mayroon itong binugbog sa bayan matapos nitong magtinda ng gulay dahil sa pinintasan umano ang kanyang panindang gulay ng isang lalaki. Agad umano niya itong binikwasan ng isang suntok at talaga namang masaklap ang natamo ng isang lalaki. Dahil matapos niya itong bikwasan ng suntok, tulog umano ito at sumablay pa ang katawan nito sa lamisita kung saan nilalatagan ng mga paninda. At sa pangyayaring iyon nga, naging komplikado ang buhay ni Isente matapos itong risbakan ng mga kaanak na binikwasan niya. At dahil sa hindi nila basta-basta masusukol itong si Isente, kaya't dumating sa puntong pati si Lula Gloria ay natamay matapos pagtataubin ang paninda nitong gulay sa merkado. Minsan ding nakatikim si Gloria ng sipa ng mga kalalakihang malaki ang galit kay Isente. Dinaglaon hanggang sa dumating ang puntong tinabaho ni Isente ang mga taong umawi sa kanyang ina. Sumugod itong mag-isa sa palengke. Bitbit ang samurai nitong nakalagay sa kanyang likod at tinapan ng maong na jacket. Na ang samurai na iyon ay pagmamayari pa ng kanyang yumaong amahin at yun ay si Lulo Binhor. Dalawa ang tumba sa merkado matapos silang guhitan ng samurai ni Isente. Ayon pa sa kwento ng mga saksing nakakita sa aktwal na pangyayari sa merkado, matapos umanong makita ni Isente ang mga kalalakihang humahanting sa kanya
at minsang umapih sa kanyang ina, ay binalaan niya lang umano ito at pinagsabihan na huwag idadamay ang kanyang ina sa kaguluhang nangyayari sa kanila. Ikaw pa ni isinti sa kanila. Lumantad na umano siya noong araw na iyon upang ibigay nito ang kanyang sarili sa mga kalalakihang may galit sa kanya. At sinabi ni Isinti sa kanila na kung gusto umano siyang patayin ang mga ito, ay patayin na umano nila. Pero hindi umano siya basta-basta magpapakatay sa kanila ng ganun-ganun na lang. Sabay hugot umano nito ng kanyang samurai. Dagdag pa ng saksi, isang putok umano ng baril ang kanilang narinig at nakita nila kung paano umano iyon ilagan ni Isinte. Namanga ang lahat ng nakasaksi sa ipinakita ni Isinte. Hanggang sa maagap niya itong nalapitan at nabikwasan ng isang guhit mula sa kanyang samurai. Sumubsob na umano kaagad ang lalaking ito. Halos maputol umano ang ulo ng isang lalaking bumaril sa kanya. Hanggang sa isa pa ang nangahas na umatake sa kanya ng saksak sa likod. Subalit namangha na naman ang karamihan sa nakasaksi nang makitang hindi umano bumaon ang kutsilyo nito sa katawan ni Isinti. Putol na naman umano ang ulo nito pati ang kamay. Halos tumalambit din na lang umano ang ulo nito sa kanyang katawan. Matapos pa niya itong tagain ay sinaksak pa niya ito sa likod ng hawak nitong samurai at ang labis pa umanong ikinatakot ng ilang saksi nang makita nilang kinagat ni Isinti sa liig ang dalawang nakahandusay na bangkay. Matapos iyon, agad din umano itong sumibat at umalis. Ayon sa iilan ng nakasaksi, sabi nila, ang inasal umano ni Isinti noong pagkakataong iyon, ito umano ay parang nag-aagrumentadong mabangis na hayop sa gubat na kung ihahambing umano ang inasal nito, ito umano ay parang galit na bayawak. Dahil matapos umanong pagpapapatayin ni Isinti ang dalawang kalalakihan, bago umano ito umalis, ay makailang beses umanong lumabas-labas ang dila nito. Na kung ihahambing ang naging asal ni Isinti, ay katulad siya sa isang mabangis na bayawak sa gubat. Sumikip ang daan ni Isinti matapos niyang mapatay ang dalawa sa kalalakihan na minsang umapi sa kanyang ina. Kinagabihan, bago palang tuluyang lisanin ni Isinti ang kanilang lugar, matapos nitong kunin ang mga kakailanganing gamit, paglabas niya palang ng pinto, isang putok ng baril ang narinig niya. Nang tingnan niya ang kanyang paligid, nakita niya ang ilang kapulisan na pumapailan lang sa kanya. Maya-maya pa, nagsilabasan na rin ang kanyang mag-anak mula sa loob ng kanilang bahay. Silang lahat ay nabahala na baka kung ano ang mangyari kay Isinti. At upang hindi madamay ang kanyang mahal na mag-anak, pinili na lamang ni Isinti ang itaas ang kanyang dalawang kamay at sumuko sa mga alagad ng batas. Kinabukasan, pinasya ni Lola Gloria na bisitahin si Isinti sa bilangguan upang dalawin at upang dalhan na rin siya ng makakain. Subalit pagdating ni Lola Gloria sa piitan, wala siyang Isinting nadatnan sa loob at ayon pa sa mga kapulisan, umis ka po umano si Isinti noong ding gabi kung kailan ito sumuko sa batas. Ayon pa sa mga pulis, habang sakay nila sa loob ng patrolya si Isinti at habang binabiyahe ito at binabaybay ang kahabaan ng highway, at nang marating na nila umano ang masukal na parte ng daan,
naging mabilis umanong ang sumunod na nangyari. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang umano sinipa ni Isinti ang pinto ng patrolyang kanilang sinasakyan at ito ay biglang tumalon. Dahil doon, mabilis din umanong hininto ng driver ang sasakyan at nagsilabasan silang lahat upang hanapin si Isinti. Subalit para na lamang umano itong bula na naglaho. Minsan pa nilang ginala ang kanilang paningin at inusisa ang lugar kung saan tumalon si Isinti. Subalit ni kahit anino ni Isinti, wala silang nakita. Ilang buwan pa ang hinintay ni Lula Gloria. Subalit wala na siyang balita pang natanggap pa tungkol kay Isinti. Labis itong nag-alala sa kalagayan ng kanyang anak. Sa tuwing sasapit ang bawat taon sa buhay nilang mag-anak, ay wala man lamang silang natatanggap pang balita tungkol kay Isinti. Kaya minsan, naisip nilang baka matagal nang patay si Isinti. At ayon pa nga sa haka-haka ng iilan sa kanilang kababaryo, na baka matagal na umanong pinatay si Isinti ng mga kapulisan simula pa nang sumuko ito sa kanila. Dagdag pa ng iilan sa kanila, baka umano na bayaran ang mga kapulisan ng taong kaanak ng napatay ni Isinti sa kanilang lugar. Dahilan upang tinuluyan na nila ito at isinalvage. Sa una ay hindi ito tanggap ng mga kaanak ni Isinti hanggang sa dumating din sa puntong tinanggap na rin nila na wala na talaga si Isinti sa kanilang buhay at inisip nilang patay na ito. Subalit makalipas pa ang sumunod na taon, isang lalaki ang bumisita sa bahay ni Lola Gloria. Nagtaka pa sa una si Lula Gloria dahil hindi niya ito kilala. Nagpakilala ito sa pangalang Gasar. Ayon sa kanya, isa umano siya sa naging kaibigan ni Isinti at meron umano siyang alam tungkol kay Isinti. At ayon sa kanya, una silang magkita at makilala ni Isinti sa isang lugar sa Sambuanga. Minsan umano niyang nadaanan ang barong-barong na kubo na tinutuluyan ni Isinti habang siya ay naghahanap ng mga kahoy na maaari niyang gawing panggatong. Nang makita niya ang kubo, medyo nagtaka pa siya kung bakit mayroon ng kubong na itayo sa lugar. Samantalang wala namang kubo sa lugar na iyon. Ayon pa sa kanya liblib ang lugar at talagang wala nang ibang kabahayan pa sa lugar na iyon. Maya-maya pa, mayroong umano siyang nakitang tao at ito ay nagpapadingas ng apoy mula sa kubong iyon. At sa kuryosidad, lumapit siya dito at nang makalapit na siya, bumungad nga sa kanya si Isinti. Gumisi kaagad umano ito sa kanya at sinabing, "Magandang hapon sa iyo, kaibigan. Daan ka muna at magmeryenda tayo." Sige lang pare. Napadaan lang naman ako dito at naghahanap kasi ako ng panggatong." Ganun ba pare? Tuloy ka muna pare. Tamang-tama, meron ako ditong nilagang kamote." Sige lang pare. Salamat na lang. Sa susunod na lang pare. Sige pare, alis na ako ha." Sige pare. Ingat ka sa pangangahoy at baka matuklaw ka ng ahas." Kinabukasan din ng araw na iyon, umagang umaga, medyo matingkad na ang init ng gumising si Gasar. Dahil sa medyo naparami umano ang tuba na nainom niya noong nagdaang gabi kasama ng kanyang kumpare. Paglabas niya ng kanilang bahay, saktong napadaan naman umano si Isinti.
Nang makita siya ni Isinpi, tumango ito sa kanya. Gumisi naman sa kanya si Gasar. Sinabi ni Gasar sa kanya na dumaan muna at makainom ng kape. Sinabi ni Isinti sa kanyang, nakakahiya naman tumangi sa paanyaya ng isang kaibigan. Bakit pare? Marami ka bang kape dyan? Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakakape pare. Sige, halika. Halika dito. Kung kape lang pare, marami tayo niyan. At hindi tayo mauubusan dahil marami pa ditong bigas. Hindi naman mahirap ang magsangag ng bigas eh. At saka, teka, matanong ko lang kung saan ka pupunta. Maghahanap lang sana ako ng trabaho kahit trabahong bukid lang. Matagal na rin kasing hindi nasasayaran ng kaning itong dila ko, pare. Tsaka para meron na rin akong magawang kaping bigas gaya nito. Ah, ganun ba? Tamang-tama. Kakaani lang ang kapatid ko ng palay. Hayaan mo. At ipapakiusap ko sa kanya na pahihiramin ka ng isang sako. At babayaran mo na lang siguro kung kailan ka magkakaroon. At saka, mabait naman kasi ang kapatid kong yon. Tsaka hindi mabigat sa kanya ang isang sakong palay sa lawak ba naman ng palayan nun eh. Kung gusto mo pare, kausapin ko siya na kung sakaling pahihiramin kanya ng palay eh, bayaran mo na lang nagtrabaho sa kanya. Tumatanggap naman kasi yun ng trabaho. Lalo ngayon, malapit nang anihin ang yugan niya. At yan, sigurado akong may makukuha kang trabaho mula sa kanya. Nao, pare, maraming salamat. Hindi nga ako nagkamali ng taong pinaanyayahan kung uminom ng kape. Nandito pala ang swerte ko sa'yo. Maliit na bagay. Wala yun, pare. Teka lang, matanong ko lang pare. Bagong mukha ka lang kasi dito sa lugar namin. Kaya minsan nagtaka ako nang makita ko ang maliit na kubo na tinutuluyan mo. Dahil sa dati-dati naman eh, wala naman akong nakikitang kubo doon noong nakaraang buwan na minsang napadaan ako sa lugar na yon upang mangahoy. Taga saan ka ba pare? At anong lugar ka nang galing? Medyo matagal pang nakasagot si Isinti. Maya-maya pa, nagsalita na rin ito. Galing pa akong si Kihor pare, at meron akong mag-anak na naiwan doon. At miss na miss ko na sila, pero hindi ako pwedeng umuwi. At bakit naman? Bakit hindi ka pwedeng umuwi eh? Lugar mo naman yon. At karapatan mo namang umuwi kung gugustuhin mo. Mahabang storya pare. Tsaka ako na siguro ipagtatapat sa'yo. O sige, ayan mo na. Tsaka na lang natin yung pag-usapan. At may iba ako pare. Baka sakaling wala ka namang pupuntahan ngayong hapon eh, sumama ka na lang muna sa akin. Pwesta kasi sa barangay ng pinsan ko. At yak, may gaganaping kaunting salo-salo doon at inuman. Pero teka, umiinom ka ba? Umiinom din pare, pero tuba lang. Tamang-tama at maraming mananggiti sa lugar na iyon. At yak, marami tayong maiinom na tuba. Doon na lang tayo matulog sa bahay ng pinsan ko at kinabukasan na tayo uuwi. Kung gusto mo eh, dito ka na lang sa bahay umuwi at tumira. Total eh, dalawa lang din kami ng kapatid kong lalaki ang nakatira dito. Nakakahiya naman sa'yo pare. Aba eh, huwag ka na mahiya. Ikaw naman eh, hindi na uso ngayon yan. O ano, payag ka ba? Maraming salamat talaga pare sa kabutiang ibinigay mo para sa akin. Pero ang tungkol sa pagpapatira mo sa akin dito pare, pag-iisipan ko muna. Okay, sige. Siguro eh, dito ka na lang muna magpalipas ng oras at mananghalian. Kakataya ko ng manok.
tamang-tama eh, pagkatapos natin kumain eh. Konting oras na lang ang hihintayin natin at aalis na rin tayo. Ah, teka. Siya nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap eh. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala pare, si Esinte. Ah, ganun ba? Ikinalulugod kitang makilala. Ako nga pala, si Gasar. Pinaunlakan nga ni Esinte ang paanyaya sa kanya ng bago niyang kaibigan na si Gasar na doon na kumain ng pananghalian sa kanila. Hanggang sa dumating na nga ang takdang oras upang magtungo sila sa isang sityo kung saan mayroong gaganaping pagdalaos ng kapiestahan. At nang marating na nila ang lugar, mayroon na silang nakitang nag-iinuman at ilan sa mga nag-iinuman sa lugar na iyon ay ang mga kaanak ni Gasar. Ipinakilala ni Gasar si Esinte sa kanila. At tapos iyon, umupo sila sa mahabang upuan na gawa sa kahoy sa harap ng malaki at mahabang mesa na maraming nakahain iba't ibang putahe ng karne na kanilang pulutan at mga galon ng tuba. Nang sumapit ang alas 8 ng gabi, nagkayayaan kapwa silang lahat na tumungo sa bayan upang pumunta sa plaza at upang nang sa ganun ay makadalo din sila sa ginanap na sayawan. At nang dumating na sila sa plaza, diretso silang pumasok sa entrada ng plaza kung saan pinagtayuan ng malaking sound system at idinaos na sayawan upang manood ng mga sumasayaw at upang mapagmasdan na rin ang mga magagandang dilag sa paligid na nandoon. Samantala, minsang sinabi ni Esinte kay Gasar na magaganda pala umano ang mga dalagita sa kanilang pook. Ganun paman, sinabi ni Gasar sa kanya na talagang magaganda ang mga binibining dilag sa kanilang lugar at bibihira lang umano sila makakasumpong ng hindi maganda. Napangisi naman si Esinte at pansin din ni Gasar na talagang nag-i-enjoy din si Esinte habang pinagmamasdan ang lahat ng mga sumasayaw, mas lalo na ang mga kadalagahan. Maya-maya pa, nang mayroong mapansin si Esinte na isang babae at ito ay nakaupo sa isang plastic na silya na nandoon sa table. Kasama pa ang ilan sa mga kasama nito na pawang puro mga dalaga din. At pansin ni Gasar na pinagmamasdan ni Esinte ang kinaruroonan ng mga magagandang dilag na nandoon. Dahil makailang ulit niyang napuna si Esinte na ninanakawan niya iyon ng tingin. Hanggang sa hindi nga nakatiis si Esinte at bumulong ito kay Gasar. Ika niya eh, kung nakikilala ba umano ni Gasar ang isang babaeng nakaupo? Ika niya, yung nakasuot umano ng kulay dilaw na t-shirt. Sabay nguso nito sa kinaruroonan ng dalagita. Sinabi naman ni Gasar sa kanya na hindi pa niya ito nakikilala. Ika ni Gasar kay Esinte, hindi umano pamilyar sa kanya ang dalagitang korsunada niya. Dagdag pa niya, baka taga kabilang puok at dayo lang ang mga ito. Ganun pa man, sinabi ni Gasar kay Esinte na huwag umanong mag-alala. Ika niya, ipapakilala umano niya si Esinte sa babaeng korsunada nito at siya umano ang bahala. May panginginig namang sumagot si Esinte at sinabi nitong huwag na umano at nakakahiya. Napansin ni Gasar na tila parang medyo nilalamig yata si Esinte at medyo garalgal na ang tinig nito. Dahilan din upang punain siya ni Gasar. Sinabi ni Gasar kay Esinte na huwag umano siyang kabahan at babae lang yan. Ganun pa man,
Muling sinabi ni Isinti na huwag na at nakakahiya o mano. Pansin ni Gasar ang pagkatorpedo ni Isinti pagdating sa babae at parang naduduwag ito. Hanggang sa nilapitan nga ni Gasar ang kinaruroonan ng mga babae upang kunin ang atensyon ng isa sa mga ito. At yun ay ang isang magandang dilag na korsonada ni Isinti at upang tuluyan niyang ipakilala si Isinti dito. Samantala, nang marating naman ni Gasar ang kinaruroonan ng mga magagandang dilag, binati niya ang mga ito ng isang magandang gabi at maligayang kaarawan para sa kanilang puok. Happy fiesta, ika niya. Diretsahan niyang tinanong ang babaeng nakasuot ng t-shirt na dilaw na siyang korsonada ni Isinti upang alamin ang pangalan nito. Ika ni Gasar sa dalagita, mayroon umanong taong nagagalak na makilala siya at sabay turo nito kay Isinti. Napatingin naman ang bahagya si Isinti at pansin ni Gasar na napayuko ito sa hiya. Samantala, matapos namang maituro ni Gasar si Isinti sa magandang dilag, napangisi naman ang magandang dilag sabay tingin nito kay Isinti. Napangisi din si Gasar dahil sa ginawang asal ni Isinti. Nakita niyang nagtago si Isinti sa likod ng isa pa nilang kasamang nandoon. Muling tinanong ni Gasar ang dilag kung maaari bang papuntahin niya sa kanya si Isinti upang ipakilala ito sa kanya. Maagap namang tumugon sa kanya ang magandang dilag at sinabing wala naman umanong problema. Pakilala lang pala eh, dagdag niya. Tuwang-tuwa si Gasar para kay Isinti nang marinig niya iyon mula sa bibig ng dalagita. Mabilis ang sumunod na nangyari. Nang naglalakad na si Gasar papunta kay Isinti, nang bigla na lang napasubsob si Gasar matapos itong bikwasan ng malakas na suntok ng isang lalaking nasagi niya habang ito ay sumasayaw. Kita ni Gasar nang minsang umiktad ito matapos makasubsob sa lamesa. Kita niyang ilang grupo pa ng mga kalalakihan ang papalapit pa sa kanya. Hanggang sa magulat na lang si Gasar nang bumalilin ang isa sa mga kalalakihan matapos din itong bigyan at bikwasan ni Isinti ng malakas na suntok. Napanganga na lamang si Gasar nang makita niyang talagang umangat umano ang paa ng isa sa mga kalalakihang binikwasan ni Isinti at minsan pa itong sumablay sa lamesa. Hanggang sa nagkagulo-gulo na sa loob ng sayawan at nagka-labo-labo. Grupo ni Gasar laban naman sa grupo ng mga kalalakihang hindi pa nila nakikilala. Subalit ang gulo na namagitan sa magkabila ang grupo ay hindi din natagal. Dahil nagsitakbuhan na ang mga ito matapos magripuhan ni Isinti sa tagiliran ang isa sa kanila. Tumilamsik na lang ang dugo nito sa simento habang gumigiwang na tumatakbo na sinasapupo nito ang gripo sa kanyang tagiliran at inalalayan ng kanyang mga kasamahan. Namangha si Gasar nang masaksihan niya ang katapangan ni Isinti. Lalo na nang makita niyang hindi man lang makatama ang mga kalalakihang sumuntok at umunday ng saksak sa kanya. Habang itong si Gasar naman at iba pa nilang kasamahan ay sumakit ang panga matapos magtamo ng malalakas na suntok mula sa panig ng kanilang mga nakalaban. Samantala, hindi matapos-tapos naman na pasasalamat ang binitawan ni Gasar kay Isinti matapos siyang maipagtanggol nito sa mga kalalakihang sumalbahi sa kanya. Bukod doon, nagpasalamat din ang iba pa nilang kasama sa kanya. Ikang dugtong pa nila, salamat umano at naisama ni Gasar si Isinti. Dahil kung wala umano si Isinti, baka kung ano na ang nangyari sa kanila.
Mas lalong naging malapit ang loob ni Gasar kay Isinti at hindi din nagtagal. Nakumbinsi ni Gasar si Isinti na doon na manirahan sa kanila. Isang araw noon, habang naglalakad-lakad si Gasar at iniikot ang parte ng masukal na bahagi ng lugar di kalayuan sa kanilang bahay upang manghunting ito ng mga ibon sa paligid gamit ang kanyang tirador upang nang sa ganun ay mayroon silang maiihaw na karne bilang magiging ulam nila sa pananghalian. Sa ginawang paghahanap, nakasumpong si Gasar ng isang ibon na dumapo sa isang bahagi ng sanga ng kahoy. Dahilan naman upang mabilis niyang kargahan ng bala ang kanyang tirador. Mabilis niya itong inasinta. At nang maibanat na ng tudo ang guma, inasinta niya itong mabuti gamit ang panga ng kanyang tirador. At bago bitawan ang sangat na may kargang bala, sinigurado niyang tatama ito at hindi siya magmimintis. Dahil sa ayaw niyang makalipad pa ang ibon na inaasinta niya o makatakas, ika pa ni Gasar. Ang taba ng ibon na ito. Malas mo, Gasar, kung ang pagkain ay magiging bato pa. Teka, eto ang sayo. At nang tirahin na niya ito, nabigo siya dahil hindi niya ito tinamaan. At agad din niyang nakalipad ang ibon palayo sa kanya. Beste! Anong nangyari? Kamalas naman. Sayang, ang taba pa naman sana ng ibon. Hey, nako, malas talaga. Hindi pa rin naman nawalan ng pag-asa si Gasar at nagpatuloy lang siya sa paghahanap ng mga ibon sa paligid. Hanggang sa dalhin siya ng kanyang paa sa isang lugar at meron siyang nakitang isang punong bugnay na mariin niyang sipatin ng kanyang paningin ang punong ito. Kita niya nga dinadarsa ng ibon ang puno dahil sa punong ito ay maraming bunga. Kung kaya't natuwa si Gasar, dahan-dahan siya lumapit sa punong ito at nag-iingat na hindi siya makagagawa ng anumang ingay. At nang makahanap na siya ng angkop na lugar ng kanyang pagpepestuhan, mabilis niyang nilabas ang lahat ng bala sa kanyang bulsa at nilapag niya sa lupa. At isa-isa niyang binira ng tira ang mga ibon mula sa kanyang tirador. Dahilan din upang magsilaglagan ang mga ito. Hanggang sa dumating ang puntong naubusan na ng bala ang kanyang tirador. Na noong pagkakataong iyon, may bilang na 14 na ibon na ang kanyang pinabagsak sa lupa. Nang hinayang siya, nalisanin niya ang lugar dahil sa walang tigil ang pagtapo ng mga ibon sa punong bugnay. Subalit ganun paman, naisip ni Gasar na umuwi na lang at babalik na lang kung may muling pagkakataon. Kinumpuni niya at inipon ang lahat ng ibong nakuha niya. Tinali niya ito isa-isa sa paa at pinagsama-sama. At nang naglalakad na siya pauwi, napahinto siya sa isang bahagi ng masukal na kakahuyan. Nang muli niyang makita ang isang ibong binira niya ng tira kanina na nakalipad. At ang kinaruroonan ng pinagdapuan ng ibon ay talagang malapit lang sa kanya. Kung kaya talagang naintrigang muling naglaway si Gasar nang makita niya ang isang ibon. Dahil nga sa malaki at mataba ito, malayong malayo ito sa mga ibong nakuha niya. At ang ibong iyon ang nagtulak sa kanya para muli siyang maghanap ng bala sa paligid. Dahilan para pansamantala niyang bitawan ang bitbit na nakataling mga ibon. At agad na nagtungo sa lugar kung saan siya makakakuha ng bato bilang pangbalang karga sa kanyang tirador. Matapos na makakuha ng bala, agad siyang tumakbo pabalik upang birahin na ng tira ang malusog na ibon na nakadapo sa sanga. Natuwa siya nang maratnan niya nga nandoon pa rin ito at talaga namang parang hinihintay pa siya. Mabilis niyang kinargahan ng bala ang kanyang tirador. At sa ikalawang pagkakataon nga'y binanat niya ito ng husto. Ngayon, wala ka ng kawala. Talaga nga, sinusubukan mo ang kakayahan ko. Bumalik ka pa talaga. Sa tingin ko, iniinsulto mo ako. Ngayon,
sasakurtihin na kita at gagawing pulutan sa tuba. Hetong sa'yo. At nang maibanat na niya ang kuma at nagpakawala ng tira, kita niyang tumalsik sa iri ang palahibo ng ibon matapos itong tamaan ng pinakawalang pala ang kanyang tirador. At naunang bumagsak nga ang katawan nito sa lupa. Napatalo na lamang si Gasar sa tuwa nang makita niyang humaraga sa pababa ang matabang ibon na binira niya ng tira. Subalit nang dadamputin na niya ito sa lupa, bigla na lamang itong nawala. Bigla na lamang ding lumakas ang ihip ng hangin sa kanyang kinaruroonan. At mayroon siyang narinig na malakas na ugong. Dahilan iyon upang siya ay mapauko at mapahawak sa kanyang dalawang tinga. Medyo nabingi pa si Gasar sa pangyayaring iyon. At nang makaalpas na ang rumaragasang hangin na pumapaikot sa kanya, tuluyan na nga itong umuwi. At nang makarating ng bahay, pagbungad niya ng pinto, nakita niya si Isinti at matagal na pala siyang hinihintay nito. Sinabi niya kay Isinti na sinadya niya ang bahagi ng gubat para makahanap ng maiuulam. Matapos niyang maibigay ang mga ibon kay Isinti, bigla na lang siyang nahilo at natumba. At gabi na nang magising, pagdilat na pagdilat ng kanyang mga mata, nakita na niya na nasa tabi niya si Isinti. At nang tingnan niya ang paligid, napansin niya ang kanyang kalagayan na nakahiga sa isang papag. Siya ay nanginginig sa sobrang lamig na kanyang nararamdaman. Panaysuka din ito at walang tigil na inuubo. Maya-maya pa, dumating na lamang ang albularyo. At ang albularyong iyon ay pinatawag na pala ni Isinti. Ang albularyo ay tawagin na lang natin sa pangalang Mang Pilok. At nang maipasuri na si Gasar, siya o mano ay inaswang ng isang mambabarang na aswang. Mapanganib o mano ang umaswang sa kanya, at ito o mano ay may malaking galit sa kanya dahil o mano sa kanyang ginawa. Ayon pa sa albularyong manggagamot na si Mang Pilo, nakita niya o mano ang pangyayari sa kanyang isipan. Isang ibon o mano ang napinsala ni Gasar. At ang ibon o manong ito ay isa sa anak ng mambabarang na aswang na napatay ni Gasar. Ang ibon o manong ito ay isang aswang na nagpalit-anyo sa wangis na ibon, kung kaya't buhay din o mano ang kukunin ng mambabarang na aswang. At iyon nga ay ang buhay ni Gasar. At ayon pa sa albularyong matanda, meron pa naman o manong natatanging paraan upang mapigilan ang banta sa buhay ni Gasar. Hindi pangkaraniwang tao ang nanggambala mo, Gasar, kundi isang mapanganib na kampo ng kadiliman. Isang lahi ng mambabarang na aswang ang nakabangga at naperwisyo mo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyong hindi kita kayang gamutin dahil malakas ang lahi ng naperwisyo mo. Malakas na lahi mula sa uri ng mga aswang. Hindi kakayanin ang kapangyarihan ko. At hindi ko isusugal ang buhay ko sa isang laban na alam kong hindi ako mananalo. Pero may paraan pa upang mapuksa ang madilim na banda sa buhay mo, Gasar. Ano po ang nararapat gawin? Ano po ang paraang iyon upang mawala na itong sumpa sa akin? Riko, maaaring malalampasan mo ang matinding pagsubok na ito sa buhay mo kung mangyaring mapapatay ang mambabarang na aswang na gumambala sa iyo. Pero napaka-imposibleng mangyari dahil walang sino mang karaniwang tao ang makakapatay sa aswang na iyon. Ang mambabarang na aswang ay isang kampon ng demonyo at siya ay hindi pangkaraniwang tao. At siya ay kakaiba at mayroong malakas na kapangyarihan
Kung kaya't hindi mangyari kailanman na siya ay mapapatay ng pangkaraniwang tao lamang. Kung ganun, ano ang mangyari nating gawin? At sino naman ang taong makapapatay sa kanya at magliligtas sa atin sa tiyak na kapamakan? Ayun ang problema natin ngayon. Dahil mahirap ding makasumpong ng taong may taglay na mutya o agimat na masasabing taong hindi pangkaraniwan na siya nga magliligtas sa iyo. Ako? Ha? Ikaw? Oo, ako nga. Isn't it? Ako ang magliligtas sa iyo, Kasar. Anong ikang sabi mo? Mukhang nagbibiro kayata iyo. Magpapakamatay kayata. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo para malaman mo. Hindi mo kakayanin ang kapangyarihan ng demonyong gumampala sa kaibigan mo. Kanina ko pa kayo pinapakinggan ng kaibigan kong si Gasar. Mahal na manggagamot. Kung kaya't alam ko ang sinabi mo tungkol sa hindi pangkaraniwang kakayahang mampaparang na aswang. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Lahat ng nilalang dito sa lupa ay may katapusan. At alam kong hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Kung kabutihan ang kinakailangang pairalin, bakit hindi natin ipaglaban? Lalo na kung buhay na ang nakataya. Esente, alay ko. Baka kung mapano ka. Huwag mo akong alalahanin, kaibigan Kasar. Bilang kaibigan, kaya akong bumuwis ng buhay para sa'yo. Dahil bilang totoo at tunay na kaibigan ang ipinakita mo sa akin, yun din ang isusukli ko sa'yo. Hindi ako papayag na basta-basta ka na lang nilang papatayin ng walang kalaban-laban. Ma'am Pilo, may kakayahan ka po bang alamin kung saan pwedeng matatagpuan ang demonyong puputulan ko ng dila at sungay? Ha? Anong ikang sabi mo? Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Pero kung yan talaga ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Oo, malalaman natin kung saan matatagpuan ang mambabarang na aswang. At ito ang mga kasangkapang tutulong sa atin para masukol natin at mahanap ang ating hinahanap. Nandito ang kandila, papel at lana na siyang magtuturo sa aswang na pupuntahan mo. Esente, kaibigan, mag-ingat ka sana at maraming salamat. Tuluyan niyang tumalikod si Esente at bago ito umalis, hinasa muna nito ng hinasa ang itak na pagmamayari ni Gasar. Isinukbit niya ito sa kanyang biwang sa kabila ng paglisan ni Esente para hagilapin ang aswang. Patuloy namang nag-aalala sa kanya si Gasar pati na rin si Mang Pilo. Minsan pang hinulaan ni Mang Pilo kung ano na nga ba ang nangyari kay Esente. Subalit hindi na niya ito nakayanang makita pa sa kanyang imahinasyon. Dalawang araw nang hindi nakauwi si Esente hanggang inabot ito ng isang linggo kung kaya't nawalan sila ng pag-asa. Naisip nilang patay na si Esente at binaig ng itim na kapangyarihan. Ito ay hindi nagtagumpay. Hanggang sa isang gabi, nagulat na lang kapwa sila nang biglang dumating si Esente at ito ay may pasan-pasan na sako sa kanyang balikat. Unang bakas pa lang nila kay Esente ay gumuhit na kapwa sa kanilang mukha ang saya. Lalong-lalo na si Gasar. Malayo pa lang si Esente ay nakangisi na agad ito sa kanila. At nang makarating,
Huminto ito at ibinaba ang buhat-buhat na sako. Humingi ito ng kape. Agad din naman itong tinimplahan ni Mang Pilo. At sa kalabitnaan ng kanilang pag-uusap, sinabi nitong dala na umano niya ang ulo ng mambabarang na aswang. Tinuro niya ang sako na nakalapag sa lupa. At sa kuryosidad, mabilis na binuksan ni Mang Pilo ang sako at inusisa. At dun nga napatunayan ni Mang Pilo at ni Gasar na nagtagumpay si Isente. Hanggang sa tuluyan nang gumaling si Gasar. Simula noon, itinatak sa isip ni Gasar ang pagkaroon nito ng utang na loob kay Isente. Itinuring niya itong mas matimbang pa sa isang tunay na kapatid. Kung kaya't lahat ng maaaring kahilingan ni Isente sa kanya ay kanyang tinatalima. Isa din sa pagtalima kay Isente ang sundin niya ang kahilingan nito sa kanya na tunguin ang kinaruruunan ng mga naiwang kaanak nito sa kanilang lugar para kamustahin. At para dalhin na rin ang bilin nito para sa kanyang mga kaanak. At nang marating nga nito ang lugar kung saan naninirahan ang mga kaanak na naiwan ni Isente, sinabi ni Gasar sa kanila na buhay pa umano si Isente at huwag umano silang masyadong mag-alala para sa kanya dahil darating din umano ang tamang panahon na siya ay babalik at uuwi na sa kanila para ayusin ang gusot at harapin ang naghihintay na problema. At hindi naglaon, makalipas nga ang isang taon, tuluyan na rin nagpaalam si Isente kay Gasar at ito ay umuwi na sa kanila. At simula noon, wala nang balita pa si Gasar tungkol kay Isente. Marahil, masaya na itong kasama ang kanyang mahal na kaanak sa probinsya ng Siquijor.